So we are back again, guys. Today is a special day. Dahil si Marlo, may chismis tayo. What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is. Makagago usapan na naman nga pala to. And yes. Sip muna. Sikat ka. Ikaw kung matino kang tao. Ano masabi doon kay Marlo? Tuwing magkunta ating gabi. What are you doing? Pag imposible nang tumawa. Ano masabi doon kay Marlo? Pangit niya. Pag huwag ganun. Nagbalik tayo kay Sanderford. Okay. Kumakalat na issue eh. Kumakalat siya na issue, guys. Bigay tayo ng opinion natin. Ito mo, dami na nagkiklaim si Maddy, no? O, sabi niyo, add to cart daw si Sumpak. Utang ay nang. Basta gwapo, okay lang, no? Pagpangit. Add to the trash. Ano masabi doon kay Marlo? Babasahin natin itong malupit, guys. At bibigay natin opinion. Yes, sa Cabrejas. Binigay ko lahat ng gusto mo. Pero ginagumo ako. Ayoko na magsalita. Pero sobra ni. Ano masabi doon kay Marlo? Pangit niya. Pag huwag ganun. Pangit naman lang. Pero guys, pangit talaga ng ano. Pangit na ito. Ito mga bagay. Ito dapat personal issue to eh. Okay. Dapat ito yung mga bagay na hindi linalabas eh. Ah guys, kayo ano masabi nyo guys? Ano masabi nyo doon? Ano masabi nyo dito? Yung totoong opinion nyo ha. Totoong opinion nyo. Tama ba yung babae? Mali ba yung babae? Mali ba si Marlo? Alam natin na mali si Marlo pero yung ginawa ng babae kasi para sa akin, ani? Para sa akin, both sides sila mali. Both sides. Alam, nung alam niya lang ginagano siya, dapat iniwan niya na. Diba? Pero pangit yung pinakita na dito. Butang ina nyo, oy! Aray, aray, aray! Butang ina, sinisipa yung betlog ni Val. Pagkaganon ni Min, dahil, uy, ay putang na may pekpek doon. So guys, that is it. Gusto ko malaman opinion nyo. Masyado kang sinungaling. Palagi mo sinusumbat sa akin. Nakasikatan lang habol ko sa'yo. Hangal ka ba? Ano masabi doon kay Marlo? Pangit niya. Pag huwag ganun. Tinanggap kitang buo. Buong buo. Sinugal ko na lahat. Kasi pinili kita eh. Pinagtanggol kita sa lahat, Marlo, aka Sanderford. Kasi sabi ko, kahit sukan ka na ng lahat, ako hindi kita susukan! Pero anong ginawa mo? Masyado mo ako tinake advantage. Hindi mo ba naisip yun? O wala ka lang talagang isip. Kasi sa sarili mo lang iniisip mo. Anong klaseng boyfriend ka? Bago ako sumuko, nagtiis! Muna ako, pinipilit mo ako. Pinipilit mo ko na may mangyari sa akin ba? Kahit na pero anong klaseng boyfriend ka? At kahit na ayoko pag di kita pinagbigyan o pag di ako pumayag, magagalit ka! Okay na ako dun. Tanga ka ba? Anong klaseng boyfriend ka? What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is. Makagago usapan na naman nga pala to. And yes, it is true mga kahombre ko. Nagkakalat na naman ng kahayupan, katarantaduhan at kalibugan si Marlo. Alam mo, walang yaka man. Hindi dapat kalapangit ang tawag sa iyo, bro. Ang dapat tawag sa iyo kalarapist. Bro, ito ah, sabihin ko sa iyo. Napakaswerte mo nang hinayupa ka kasi alam ko mapapanood mo ko eh. Ikaw yung pinakamalaking, ikaw yung pinakamatinding bum leaker na nakilala ko sa social media. Ako naman mabait ako eh. Mabait ako mga kahomre ko, yun ang problema sa akin. Ang bilis kong maniwala sa mga tao, lalo na sa mga social media influencer. Masama ang loob ko ngayon, Marlo. Sobrang sama ng loob ko kasi talagang ako, umasa ako na magiging ayos ka nang hinayupa ka. Itinaya ko yung basura at walang kwenta at napakabobo kong pagmumuka at reputasyon ko na walang kakwenta-kwenta sa social media para sa putang ina mo. Okay? Para sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na sana talaga pagbayaran mo tong ginawa mo to sa babae na to, because sawang-sawa na lahat kami na nasa likod mo na magsalit na tulungan ka
na pagsabihan ka. Kasi opo. Wala na ako eh. Wala na ako sa picture. Ikaw na. Ikaw nang nasa taas. Tapos nilamon ka ng sistema, ba't mo ba laging iniisip na famous ka? Bro, yung fame na yan, that's just for today, that's for tomorrow, that's for next week, for next month. How about in 2 years time? Sikat ka pa ba? Bro, mas mahalaga yung babae, man. Pasalamat ka, may nagmahal sa'yo na ganong may itsura din na bata. Tangina ka. Otherwise, ano, tangina mo, sinong papatol sa'yo? Nandun na ako na ang pinuhunan mo yung kasikatan mo kasi... Okay na ako dun. Tanga ka ba? Anong klaseng boyfriend ka? Kala mo lang ipinuhunan mo. Pero ang totoo, gumahal ka talaga ng babae, ikaw yung ginusto niya. Hindi yung pagiging sikat mo. Di ba? Bro, good luck sa'yo, man. I really hope na dumiretso ka sa kulungan. One love. Good fucking vibes. Aben, baka naman. One love. Gusto mo malaman ko yung side mo? Kausapin mo ako. Walang kinalaman ng mundo dito sa issue na tumahal. Hindi social media ang sagot dyan, alam mo? Alam mo naman sa sarili mo na... Alam mo naman sa sarili okay mo na ako dun. Kung gaano kita ka... Tanga ka ba? At pinahalagahan. Lahat naman ginawa ko sa'yo, lahat nagpakababa ako sa'yo. At saka mahal, una sa lahat, nasa tamang edad na tayo. Yung mga pinos mo, na sobrang sensitibo nun, mahal. Kung alam mo lang, yung mga issue na yun, mahal, personal yun, mahal. Personal issue natin dalawa yun. Hindi ko alam. Naiiyak ako, hindi ko alam. Gusto ko umiyak, gusto ko na kausapin ka. Gusto ko mag-sorry sa'yo, yun yung totoo eh. Mahal kita okay, ng sa umura. Tama ka ba? Anong klaseng boyfriend parehas ka? Parehas natin itong ginusto. Parehas natin na pinalano na magsama tayo. Alam niyo nung mama mo, 'di ba? Tinext mo si mama mo, 'di ba? Sabi mo. Ito, mahal, papakita ko sa iyo, mahal, yung screen record yan, nagmamakaawa ko sa iyo. You know, yung mga sinasabi mo sa akin diyan, grabe. Ayan yung mga chat ko sa iyo, mga text ko sa iyo, na nagmamakaawa ko sa iyo, na halos binabaliwala mo ako. Tapos doon sa cellphone na nabasag mo, mahal, hindi ko po yun binasag po. Wala po akong kinalaman doon. Yun po yung totoo. Alam po ni mahal kung sino nakasira ng gamit niya. Alam niya po sa sarili niya kung ano po yung nangyari. Nade-depress po ako sobra. At saka sinabi mo na gusto ko lang yung gusto ko lang sa'yo, yung katawan. Mahal eh. Kasi... Sobrang, alam mo naman yun eh, sobrang mahal kita eh. Una pa lang, diba? Tanga ka ba? Anong klaseng boyfriend ka? Nag-chat tayo, nag-chat ka sa akin, sabi mo magkita tayo. Nagkita tayong dalawa. Pangalawa po, nung birthday ko, pumunta ka po ng birthday ko, ikaw ang pumunta sa akin, sinurprise mo ako. Sobrang saya ko nun. Kahit tumakas ka nun sa kanyo, para lang mapasaya mo lang ako. Ayun yung totoo po eh. Sobrang... At saka ito po, marami po akong problema. Yan, pati po yung mga manager ko po sa Star Image. Nagkakaproblema po ako sa kanila. Tinutulungan po nila ako. Tapos ito po may lalabas na issue na dahil sa akin. Alam ko po mali po ako. Nagkamali din po ako. Kaso po, wala po yung tao po ako. Tao ka lang din. Nagmahal lang tayong dalawa. Nagmahalan tayo eh.
ito yun eh. Natural lang to sa magkarelasyon na magkakaroon ng away, hindi magkakaintindihan. At saka lagi, sana ayusin natin to ng tayong dalawa lang. Kasi personal issue natin to. Kasi tayo to eh, diba? Hindi natin kailangan pang sabihin sa mundo. Tayo to eh. Kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo sa akin, personal. Sabihin mo na nasaktan kita. Kaya ko naman humingi ng tawad eh. Kasi tao lang ako. Diba? Tao ka lang din. Parehas tayo nagkakamali. Nagkakamali ka, nagkakamali din ako. Mahal. Hindi ko kailangan maging malungkot, maging emotional kasi alam ko sa sarili ko na wala akong naging masamang intention sa'yo. Yun lang gusto ko, mahal. Mag-usap tayo. Bigyan natin ang kapatawaran ng bawat isa. Alam mo, mahal, mahirap lang kami. Pero hindi ako tinuruan ng mga magulang ko maging sinungaling. Alam mo yan, mayabang ako sa Facebook dahil yun yung personality ko. Pero sa pamilya ko, hindi ako ganyan. Tapos yung sinasabi mong binugbog. Kasi hindi ko kayang gawin yun kasi yung papa ko. Bata pa lang ako, nabubugbog na ako ng ilang beses. Ilang beses na ako binubugbog ng papa ko. Alam ko yung pakiramdam na pag binubugbog. Natatakot nga ako, may phobia nga ako pag may ganun po nangyayari. Kaya nung nakita-kita na nagwala ako sa harapan ko, natakot ako nun sa'yo. Pinigilan lang kita, pero lumayos ka nun eh. Ayun yung gusto mo eh. Pinalaya kita para maging mahinaon ka. At saka yung sa mga sinasabi mo, may kapatid akong babae. Tsaka, alam mo, mahal, hindi. Alam ko sa sarili ko, alam ng Panginoon yun, na hindi kita sinaktan kasi may kapatid akong babae. May mama po ako. Ako pa nga yung nagbibigay sa'yo ng gabay. Sinasabihan kita na makinig ka sa mama mo kasi huwag kang maglalayas. Kasi may nanay din ako, may magulang din ako eh. Pero pinili natin itong dalawa. Hindi ko alam nang gagawin ko. Kasi pati sila nadadamay. May nanay ka din naman, mahal eh. Parehas lang tayo, sana maunawaan mo ako. Kung galit ka sa akin, mag-usap tayo. Magkapatawaran tayo sa bawat isa. O sabihin mo sa akin kung ano yung galit mo. Kasi lahat naman, lahat na, naano na patawad yun eh. Pero, mahal, sana mapatawad mo ako, sana kausapin mo ako. Pwede nyo kontakin po yung mga manager ko po sa Star Image. Sabihin nyo po sa kanila na gusto nyo po kami makausap personally. Papayag po ako, mag-usap tayo. Nagpapakumbaba ako sa'yo. Pero lahat ng sinabi ko dito, lahat yung totoo. Lahat po ng mga sinabi ko, yun po yung totoo sa akin. At lahat ng mga nangyari po at naipos po ni Mahal, wala po yung katotohanan. At saka ito na po yung last po sa mga kamag-anak ni Mahal, na may screenshot po ako na binantaan po ako, na ipapapatay po ako sa Muslim po dahil yun, kasi pinapaniwalaan nila yung panig niya. Imbis pa na yung panig ko hindi po nila alam. Kung mga bashers, nagsasorry po ako sa lahat ng mga nagawa ko kay Isa. Mat po, good night. Bless you all. Kasi sabi ko, punta ka dito sa bahay, isama mo yung girlfriend mo, si Isa.
Meron siyang unang post na kaya lang siya binalikan or naging sila dahil sikat siya. Ayun yung hirap sa'yo kasi laging nakatatak sa isip mo na sikat ka. Ikaw kung matino kang tao. Pero nung mga oras na yun, napatunayan ko na sobrang yabang. Pag-uusapan natin ngayon patungkol sa issue sa aming kaibigan na si Sander Ford. Alam naman ng mga kasatsat na kapag mayroong nababash ng mga sobrang lalim na bash ng mga tao, eh nagbibigay ako ng advice. Alam din ng mga kasatsat na ako yung tipo ng taong hindi ako mapanghusga. Sabi ko nga kapag nakapublic ang isang bagay, pwede natin pag-usapan at pwede tayong magbigay ng opinion. Since kaibigan ko si Sander Ford, kaibigan namin ni Makagago, magbibigay ako ng message para kay Sander Ford, para sa mga tao at para na rin kay Isa. Actually mga kasatsat, hindi ko alam yung issue na yan. Yung hindi lang nag-post si MG na ayaw niya nang maging kaibigan si Sander Ford. Sinerch ko agad kung ano yung nangyari, bakit siya galit kay Sander Ford, ng aming kaibigan. Ngayon bumungad agad sa akin yung nag-viral na post ni Isa. Something na sa pilitan at may mga screenshot siya at meron siyang pasasugat na gawa daw ni Sander Ford. Nabasa ko yung post ni Isa. Naawa ako kay Sir Vince at Sir David at sa Star Image. Ang image ng Star Image. Bakit? Kasi alam ko kung paano nila gustong alagaan, baguhin si Sander Ford. Alam mo yun, yung kulang na lang, ikulong nila sa loob ng bahay para magtino. Alam mo yun, ganun. Doon sa sensitibong bagay na ganun, ang iisipin agad niyan, hindi mo siya mahal. Ang gusto mo lang is yun. Kapag ka ganyan ang way of thinking mo, wala kang karapatang mahalin at magmahal pa muna sa ngayon. Ang una mong gagawin, love yourself. Mahalin mo yung sarili mo muna. Ituwid mo kung ano sa tingin mo yung mali mo. Sa sarili mo, ayusin mo muna yung sarili mo bago mo hanapin yung pagmamahal sa ibang tao kasi madadamay siya. Handa ka na ba na mahalin ka at mahalin mo siya? Yun yung hihintayin mo, yung handa ka na. Kahit ano't ano pa man ang marating natin mga kasatsat, magkaroon man tayo ng pera, business, bahay, lahat ng pangarap mo, makamtan mo na. Importante ang pagmamahal ng isang partner. Anong sense ng kayamanan mo, bahay, lupa, karangyaan sa buhay kung wala namang nagmamahal sa'yo? Na kapag ka natulog ka, eh may yayakap sa'yo. Yun yung pinaka-importante. Love, trust. Yun yung dapat mo munang matutunan bago ka pumasok sa isang relationship. So yun lang mga kasatsat. Para sa aking kaibigan, sana mapanood mo to at hindi kita hinuhusgahan, binibigyan kita ng advice as your kuya. Sobrang kung malalaman mo lang na marami kaming nagke-care sa'yo at sana one time maisip mo na sana pakinggan mo din yung mga nag-a-advise sa'yo kasi napakaswerte mo na may taong nag-a-advise sa'yo kasi bibihira yung ganun. Maraming tao dyan na malungkot kasi feeling nila walang nagmamahal sa kanila. Walang nagpapayo, walang magulang, walang kuya, walang ate. Pero sa'yo, maraming gustong alam mo yan sa sarili mo na maraming nag-a-advise sa'yo. Ang kulang lang is hindi mo ina-adapt. Kung may kulang man sa'yo, dapat sarili mo yung makaalam kung ano yun. At for Isa, pasensya ka na kung naging ganun ang attitude ng aming kaibigan. Sa iyong pamilya din, for sure, hindi biro ang maging issue at laman ng social media. Alam ko yung feeling ng ganyan. Sa mga taong nagki-care sa'yo, yun na lang siguro yung magpapahimasmas sa nararamdaman mo ngayon. Sa mga tao, yung side ng tao ngayon, kasi yung bash na kay Sander Ford, kasi
kahit saan mo tignan, hindi dapat kampihan si Sander kasi nasa iyo yung mga evidence. At alam ko rin hindi mo ginusto tong gulo na to. At sana maging okay lahat. Ingat. God bless.